kay tatay, ha? Ang gamot, huwag kalimutan. Mahirap pag lumala yun. Naku, mahal. Mabuti na lang malapit ka na umuwi. Kaya huwag mo kami problemahin ng mga anak mo, ha? Kalain mo, magkadalawang taong ka na dyan. Hi, ma'am. I'm Josie from Samar. I will be here to serve you as your slave. Oh, no. You will not be my slave. You will be my helper. Tutuloy na yung pag-abroad ko. Huwag ka mag-alala. Pagbalik ko, magpapakasal tayo agad-agad. Papa Johnson! Your pupa is so gross, so mabaho! You pissed on the bedroom carpet! I did not! You did it last week, don't you remember? I did not! Okay, so who did it? No, I didn't. Don't get mad anymore, I'm already here, okay? Marami tayong kwento, na narinig, na nakita, nakakasakit ang loob, nakakatuwa rin. Pero lagi nating dapat tandaan, ang unang-unang rason mo kaya ikaw ay lumipad sa ibang bansa ay para magtrabaho. Nakakalimutan mo na ito ay para sa pamilya mo, nakakalimutan mo na ikaw ay may pangarap. So ang payo ko sa inyong lahat, sa mga OFW, iyan ay iukit nyo sa inyong isip, iukit nyo yan sa inyong puso, kung bakit ka lumipad. Ay! Who are you? You look beautiful in that uniform, Josie. Mahal! Tatay! Andito na ako! Mahal! Oscar! Mahal! Napaaga ka! You want me to move this? There. Chevy, wait, I can do this. With me. I can do this, madam. Sundan mo ang tawag ng puso. Di magsisisi. Tiwala lang sa pangarap mo. At huwag magmadali. Sorry, do you have any connection? Yeah, I grew up in Norway kasi from birth hanggang 18 years old. At syempre naman sa mga Filipino communities abroad, lagi tayo nagsasakayan, diba? Lagi tayo nag-gather. So, growing up in Norway, yung Filipino community was very small, mga 300. You were born in Oslo, sorry. Stavanger. Actually, I visited there last year in Oslo. So, I strongly agree with you that there are only few Filipinos who are living there. Yeah, would you visit them last year? Yeah, actually. Yeah, this was like 20 years ago. More than 20 years ago. So, what did my community do? So, what did I do? Mom and dad also left the Philippines to work. So, the connections there, alam ko yung feeling na gusto lagi mahuwi sa mga mahal natin sa buhay. To be working hard in an environment hindi tayo sanay. So, the connection was there talaga. And I was able to relate that to me. So, was it easy for you to internalize the role as OFW since you have a strong connection with a lot of others like us? I wouldn't say easy, it was still challenging, pero it was easy to find the pathways and connections sa puta ko para makarelate na ako sa bahay. Yes. Perfect. Thank you. Thanks for your question. I'm pretty good on it. Hi, sir. How are you? Luigi. Hi. Thanks, sir. Hi, sir. My question is for you. What's the most challenging part that you have encountered being the actor on the video?
Si Norman kasi is an old company, is a skilled worker. So he went to Taiwan, he went to Singapore, he basically traveled to Asia to work. The most challenging part. Yeah, the most challenging part there was growing up kasi, I was very traumatized dahil tuwing aalis ako ng Norway, aalis yung mga magpunta dito. So ang sakit sa puso eh. It's like, they're gonna leave me again, I'm gonna be all alone again. At the challenging part sa akin sa role na to was to bring back that trauma para ma-display ko din sa camera. Kasi yung longing to be with my family at a very young age was very traumatizing. So pinamon ko talaga yung sa limon. So nung nangyari na itong OFW, ay sa internalization ko for the character, I had to bring back all the longing of homesickness and that was very challenging. Okay, thank you. Thanks, Sir. Okay, next tawagin naman natin, we have Justin Aguilar from Filipino Institute. Yun, yan, lapit na lang tayo dito. I'm Justine. Yung question ko ba, how did this movie transform you personally? At tingin niyo po, ano yung mga tao ng mga manunood nito? Prior to this kasi, I didn't know so much about what was happening sa OFW community with all the press releases, good and bad. And wala pa ko idea how it impacted our OFWs across the globe. Pero knowing that the impact na pinapalabas yung puro negative sa news, personally, nakikita ko na parang nawawala ng gana, nawawala ng flame, nawawala ng strength para to keep going on. And I think one of the things na napunod ko sa pelikula was that if you focus on the positive as an OFW, you'll have more strength to work for your family, for your loved ones. But if you also look at the bigger picture, then rather than just earning money for your family, you can actually build a legacy. Tulad ng story ni Norman, he actually went beyond just earning money for his family. He went to actually put up an agency that would help other Filipino workers get abroad and find work. Okay, ako naman sisingit lang ako sa ating producer ni CGR kasi nga, the movie's already napalabas na siya, no? So, Middle East country, I mean, the Philippines. So, ano po yung feedback po ng mga nakapanood na para mas lalong ma-excite ang mga kababayan natin dito sa UAE na panoorin ang OFW movie? Alright. Yung mga nakapanood, no? Although open naman din kami, meron kaming page na OFW the movie. Talagang yung baon-baon nila yung inspiration. No? Kasi unang-una, si Raf, may connection sa OFW. Ako as a producer, I'm a former OFW. 12 years nasa Japan, no? So that's why na nung nag-show kami sa Bahrain, lahat ng mga OFW na nanonood noon, napitin. No, sabi nila, may part 2, may take 2 na. That's why after this, we're going to Bahrain. Okay, so dito naman sa Philippines, meron kaming nag-show ito sa Davao, sa Metro simultaneous sa Metro Manila. Talagang 4,000, 3,000 OFWs ang nanonood every special red carpet screening namin. So, siguro, sa amin, bilang producer, maraming tumakilig doon sa movie, no? So, ibig sabihin, maganda at nahit namin yung kwento doon talagang hindi lamang para sa ating mga ordinary moviegoers, especially sa family ng mga OFWs. Okay. Ayun, maraming salamat po, Sir J.R. Ngayon, kumaki naman natin ni Johan C. from Kabalagkada mo. Hi, Miss Johan. My question is, anong similarity sa which is normal and to you as a as a person yeah. I want to say like I'm very close with my brothers and my parents and the similarities of moving is the longing to be with your loved ones while working abroad in a foreign country na hindi ka familiar sa environment mo and to be able to find yourself in such a strange world. So you can parallelism, that's what you're asking. Thank you. Okay, next one we have Jerome's channel. Jerome's. Hello, my name is Jerome from Jerome's channel. And my question is,
since you are part or OFW ka dati, what can you advise to our fellow OFW based from your experience or based from your character as normal? Advice? Personally, from my experience lang, at sa nakikita ko sa mga dati ko, sa mga magulang, sa mga kamag-anak namin, sa ibang OFW sa Philippine community, is save some money. Alam mo, hindi kailangan gastos ang lahat ng ano natin yung kailangan dahil may mga mas importante bagay na kailangan palimunan kesa sa branded shoes or branded bags. I mean, tutos yun, branded lang naman lahat yun eh. And branded stuff, from personal experience, is to basically build up a product so you can sell it for a much higher price. But if you take away that filter, if you look at something na walang brand, a flower is really just a flower until you put a brand on it. At nakikita kong advice na pwede kong give you is basically, spend your money wisely. Dahil you're spending so much time away from your family, you're using so much energy working for that. So just compare it. Is it really worth that branding, marketing strategy for all that effort and hard work that you do? What is really just about? Okay, thank you so much. Okay, now we have Jen from Found a Jen. Hi, good evening. I'm from Found a Jen. My question is, what do you think is the misconception of us OFWs, especially the new ones, on the movie OFW, the movie showing this coming Friday? What are the misconceptions? Misconception? I think masasagot ko yung cover misconception. Yes, our producer! Okay. Meron kasi ito, pwede natin i-hamping yung store, yung OFW, yung sa mga bago, sa luma, no? Yung mga dating mga OFWs. Kaya namin ginawa to, as per the help of OWA, lahat ng mga negative, na mga tinatawag natin na, hindi naman malaki na issue, lumalaki yan sa Pilipinas, di ba? Once na nailabas siya through social media, mainstream, print, etc. lumalaki yan. So sasabayan pa ng merong mga radio station, hindi na ako magbabanggit, lalo lalaki talaga yan. So ang misconception dyan, kaya kami gumagawa ng ganitong pelikula. Kinuha namin sila Rafael kasi fit sila sa role. So to inspire dun sa bago, sa mga bagong OFW at saka sa mga dating OFW. Aminin natin, meron talagang OFW na talo. Wala talagang, kumbaga, kahit matagal na, wala pa rin silang result sa kanilang ginagawa. Aminin natin yun. Marami talaga yun. Siguro, hindi lang dito sa Middle East, even Asia, sa kahit saan bansa. Pero, mas marami ang successful at hindi na-recognize. Diba, lati naman yung nasa social media, yung mga balita lang na lumalabas na sinasaktan, etc. Na alam na natin, no? Hindi na tayo mag-give ng kung ano mang issue. Okay, especially in the business. Yun. Kaya, I hope, yung misconception, mawawala yun. No? Pag napanood nila yung movie. Okay, thank you. Ayun, I can attest sa sinabi ni Sir J.R. Kasi nga, napakaraming mga expat na talaga yung story kasi based on the movie. Na you will definitely get an inspiration by watching that movie and how it becomes successful. Mga ganong story, and this is the movie na kailangan ng mga Pilipino. For all of us, we can start after watching this movie, no? Okay. O nga pala, kaya. Okay, so may tawagin naman natin, we have Jonathan, Eventologist in Dubai. I have two questions. What is your realization on and greatest learning experience during the movie? And kung hindi ka artista ngayon, will you still consider working abroad? Your first question was that, jet lagging. What's the realization? Actually, the realization has nothing to do with being an OFW. It has something to do with being a Pinoy.
na napapansin mo na pag ang Pinoy, yung nasa abroad, we have a tendency to lower ourselves na kahit amo sila, ganyan-ganyan. Pero nakakalimutan natin yung pagka-Pinoy natin sa Pilipinas. Na kahit ano mangyari, tragedy man o paghihirap, kaya natin at the end of the day, pagtawanan, kaya natin at the end of the day na, uy, wala yan, kakayanin natin to, we can overcome that. And I think the tendency when Filipinos are abroad is to think that we're weaker than other races. Nakakalimutan natin na we're really strong as Pinoys, and we can overcome anything. And by bringing that value, I think it would be much easier to face the world if you know how strong Pinoys we are. And then your second question. Kung hindi ako artista ngayon, I'd probably be a businessman or a lawyer abroad, but still wanting to come back to my home country. Dahil alam ko na even growing up in Norway, even seeing all the Filipinos outside the Philippines, when they save up, when they work hard, when they have all their goals accomplished, there's only one place Filipinos will go, which is back to the Philippines. So isa sa mga realizations ko talaga, guys. Filipinos are home. I'm proud of it. I love the Philippines. I will always come back, no matter where I work. So yeah, thanks. Okay, thank you so much. Ang next na magtatanong naman ay hindi ko hindi masedan. Kasi yung challenge niya, maski ano, by JM. Okay. Sa tsura na ko, hindi ito masedan, ha? Sir, what up, Jim? How is this film different from other OFW? Two questions ba? How is this film different from other OFW films? And bilang Norman, no pong in-offer sa inyo yung role or you audition for this, why did you accept it? Ano po bang meron sa role ni Norman? Okay, I'll answer that first actually. Yung pre-present sa akin, it was presented as an advocacy film. And I love advocacy films. I've done advocacy films before, one of them being Pulak, which is against the abuse of shabu in the Philippines. So nung sinabi sa akin na this is an advocacy film for the OFWs sa buong mundo, knowing the current situation sa nangyayari sa news, I decided to take on the role as Norman. Dahil I think it represents how OFWs should look at life. As at work, not just to earn money, but to build a legacy. So that's how it is with Norman. Kasi pag napanood mo yung pelikula, si Norman, he actually went the extra mile, not just to earn money, but to build something for the community. So, okay, thank you so much. Ngayon naman, tawagin natin ang ating representative from Digital Creation Event and Management, JR. Hello po. Hello, Rob. Well, actually, you mentioned a while ago that the both of you was an OFW. Okay, so siguro ang first na masasagot ni si Sir JR, and then sinunod siguro si Ralph siguro. One question lang, what was the hardest challenge na encounter ninyo as an OFW, and how did you overcome? Alright, okay. So mabalikan natin yung 20 years ago, okay? 20 years ago. So I was in Japan with Arnel Ignacio. So kami mga entertainer, okay? And ang pinaka-challenge na maging isang OFW ay magluto ka ng sarili mo. Maglaba ka ng sarili mo. Wala kang ang kalat ng bahay mo kailangan mo linisin. No? Sa Pilipinas, meron kang yaya, meron kang si Manang. Pero dito sa abroad, hindi lang yan ang kasi mababaw lang yan. Pangalawa, yung challenge, syempre kung may pamilya ka, homesickness. Kaya tayo minsan, dinadaanan lang natin sa gana, inom, para malimutan. No? Yan ang challenge talaga sa ating pamilya. Pangalawa, syempre, pag minsan yung ating pamilya, hindi naiintindihan yung mga pangangailangan din natin na mas akala nila mas malamang ang pangangailangan nila sa Pilipinas. So akala nila dati kasi wala pang cellphone eh. Di ba? Sulat lang. So akala nila pag humingi sila at may ibibigay mo agad. No? So yan ang pinaka-challenge. So kaya tayo
gumagawa ng mga extra. Kaya din ayon, as per Arnel Ignacio, si Arnel, I called Arnel Ignacio, kaya tayo magaling sa buong mundo kasi marunong tayo gumiskarte. Pero sabi niya, pag tayo ipupuwi sa Pilipinas, tayo talaga. Kaya gusto ni Arnel, magtrabaho tayo dito. Dito kung saan tayo magtrabaho ko ng maayos. Yan, salamat po. Okay, maraming salamat. Ayan, natutunan natin yun from our producer talaga. Okay, you wanted to add? Yeah, personally kasi sa pagdating sa challenge, yung pinaka-challenge sa akin is homesickness talaga yun. Wala, I don't know, siguro abandonment issues as a child. Pero yung longing, yung homesickness, back then, that was a challenge. Pero huwag natin kalimutan ngayon, may video call na sa mga cellphone. So use that to your advantage dahil it makes the world so much smaller. Isipin niyo dati nung wala akong mga video call, video conference na yan. The world seems so big. Long distance call pa, magkano per minute yun. But now we have the Wi-Fi, we have the ability to communicate na makikita rin natin yung mga mahal natin sa buhay sa cellphone. So I think yung challenge ng homesickness sa'yo, nabawasan dahil sa technology ngayon. So I suggest, you know, strongly use that to your advantage. Oh, later on, di ba, uso na mga VR and mga AIs and AGIs. So we are very lucky mo sa generation na yun. Yeah, so yun isang pinagpapasalamat natin. Okay, tawagin lang natin, we have George to the world. Ang Miss World ng Dubai. Last na ba to? Second to the last. George to the world. So hello, good evening everyone. Kasi kayo. What up, George? My question to you is, may iba siya kasi para i-ano na yung mga tanong nila. So, ano yung sikreto of why you are still in showbiz? Why are staying power in showbiz? And that's all we care. Staying power in showbiz, it's been quite a long 2 decades para sa akin sa showbiz. Staying power siguro dahil I love my job. I know how to differentiate between work and personal life. And I think the staying power for me personally, mentally, has been because I know how to differentiate between the words. Na hindi ako nalulungkot sa trabaho ko. Na may personal buhay pa ako na hindi alam ng ibang tao na para sa sarili ko lang. At the same time, I still step into the world of showbiz na advertising natin mga tao. So I think in terms of staying power, psychologically para sa sarili ko, it's the skill to differentiate between the two words. Pagdating naman sa talent at sa mga stations, ako naman kung saan may trabaho ko lang. Not to say na kumakampi ako sa kahit anong network, pero yung network kasi, network or skill. Alam ko may mga tao ko, pro GMA or pro ABS-CBN. Pero at the end of the day, yung artista ang nagsasuffer dyan eh. Kasi we don't get the chance to work when there's work available in both networks. So I respect everyone if they choose the sides, choose to side with each network. Pero panalahanin natin na at the end of the day, we all just want to work. So yeah, thank you. So iba talaga yung ano, peace to the world. Peace to the world. Channel 2, peace to the world. Okay. Okay, so anyone would like to, ano, to ask question pa? I can accept one more question. We have Orly from Philippine Institute. Sayang naman ang 80,000 students na nag-graduate sa Ilocano. This is your chance. Mahirap kasi pagpanghuli, no? Okay, this is your challenge. Grabe, wala na yun. Napag-uli na lang. Magandang gabi po sa dalawa nating bisita, Sir J. R. Ano yung competing part? Pag-uulo ka ng directing pelikula na talagang, ano, talagang tatatak sa puso ng mga wife ko. Ayun. Napaka-simple. Pero ano to, may laman. As sa amin na gumawa ng movie na to, especially, no? Si Daniel Gertor, si Ingrid Gantitan, talagang kami masaya kami once na makita namin masaya yung audience, umiiyak, tumatawa, ganun yung kanilang reaction. Luluha na sila, pero umakaklik, umaakit ulit yung luha nila because of nandun sa movie yun, nandun yung kwento para matuto kayo. No? So, nandiyan na yung luha na yung itutuloy. Yan ang roller ng movie. No? Kaya ang movie natin, ang genre is drama, comedy, and ano ba?
wala namang action. May konting action, no? Mayroong konting action. Pero, drama, comedy, and inspiration. Yun, yun yun. Inspiration. Anong genre yung kami yun? Thank you. Rafael. Ano tayo yung fulfillment? Yung fulfillment, I guess as an actor, to be able to portray a life na hindi ko man experience. And to see the audience react to that experience na pinanita mo sa pelikula. Para sa akin, very fulfilling yun dahil people will walk out crying, people will walk out laughing, people will walk out inspired. At kahit pa paano, at the end of the day, may nataming ng seat sa utak nila to keep on going and be inspired with life. So I think the greatest fulfillment is the affection, is the influence you have with people after the movie. Okay, maraming salamat po. Okay naman, napaka-importante yung tanong. Para sa lahat ng mga fans ni Rafael Rosell, so ano ang iyong itinerary target dito sa Dubai? Para we can follow yung mga may activities na nakalign up sa'yo after buhay ko dito. Actually, sobrang good ako sa itinerary. Alam ko may premiere night tayo sa Friday. Alam ko merong meeting sa Abu Dhabi at sa Bahrain. Pero kung anong araw at kung anong oras, hindi ko pa nasusunod. Pero pwede nyo ako i-follow sa Instagram ako, sa @rafael, sa Facebook din, sa @rafael, sa Twitter, sa @rafael, for further updates. And for now dito, it's Bahrain and Abu Dhabi. For the meeting day, bukod pa sa Friday na may OFW na bumi ko yung ngayon. Sana magkita yun. Kaya ito, itin po natin yan sa Mark and Calendar of October 11, 1 p.m. It'll be there ng 12 to 13. Para po may chance tayo na makitama ng mga kapatid, mga kaibigan nyo, na isasama nyo doon mismo sa venue natin na kung saan ipapalabas ang pinipilang OFW. Okay, can we have our last message? Meron ako. Babasahin ko lang ito kasi kanina ng pag-ibig mo. Ate ko, congratulate ko yung group ko ni JR. Ito, babasahin ko ha. Thank you so much for the effort, Independent Creations, Control Entertainment, and Gulf Asia, siyempre, our distributor. Okay? GSL Express Cargo, Filipino Institute, Dream Palace Hotel, Jerry's Grill, Inasal House, Ayala Land, Alpha Media Productions, Real Cinemas, umulit lang siya. Okay, umulit lang siya. Lavarian, Alab Gold and Diamond Trading, Lavarian, and also the venue La Paz Pachoy. Yeah. Maraming salamat din sa lahat ng mga OFWs na sumali sa pelikula namin. It was an honor having you there. Alam ko hindi madali umarte, pero nagawa pa nila. At eto, gusto mo nga i-nominate ng best Filipino actor kung ang Aram Roli. So, abangan niyo yung performance ito. I was convinced, Pinoy na Pinoy pala siya. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating press conference para sa OFW The Movie. Kaya ulitin po natin. Guys, nalabas na po on October 11, 1 o'clock. Sa Real Cinema, we have 3 cinemas na naka-standby dyan. Tickets are for only 35 dirhams. You can also buy yung ticket dito after our press conference. If not naman, you can bring your friends. Available din po ang ticket. We have a special table na i-assign doon. Kaya ano pang iniintay nyo, dalhin nyo na lahat ng mga ka-flatmates nyo. Friday, 1 o'clock, magkita-kita tayong lahat doon. Thank you so much for coming and God bless everyone. Okay, for our picture naman, okay, I will give the microphone to Sir J.R.